At nandito tayo ngayon sa tinatawag na City of Stars, ang Quezon City. Uy, taga dito din ako. At alam nyo na, pagdating dito sa loob ng Quezon City Hall, namumulaklak ang mga star. At meron talagang isang totoong star, ang isang kilalang celebrity turned politician, Miss Aiko Melendez. Makakausap natin ngayon sa Corina Interviews. At eto na, from child star to teen star to award-winning movie star to Quezon City Councilor stardom. Eto na, Aiko Melendez is in the house! Wow! Thank you, Miss Corina. Grabe, biro mo. Ang lahi ng nilakbay mo, girl. Ang bata-bata mo pa, ang dami mo ng nilakbay ang planeta. Di ba? Yes, kasi yes. Kasi di ba yung mundo ng advertising, ibang planeta yon. Yes. Okay, tapos mundo naman ng sports. Naging swimmer din po siya. Pagkatapos mundo naman ng television at pelikula. At ngayon naman, mundo na ng... Public service. Public service, oo. And guess what? Ang totoo niyang pangalan, Aiko Shimoji Melendez. O hindi ba? Hindi na natatandaan ng tao siguro. Yes. Talagang yung dad niya ang totoong teen idol noon, Jimmy Melendez. Correct. Pogi! Napaka-poging tao. Pero maagang nawala si Jimmy. Your dad. Yes. Ano yung mga fondest memories mo sa dad mo? Alam mo, Miss Corina, yung papa ko, yung start namin wasn't so good. Kasi nga, when he became an actor, naiwan kami sa Japan ng 2 years. And then he promised na babalik siya. Then after mga 2 years, wala na kami narinig sa kanya. So my mom and I decided to go here sa Quezon City para to look for my dad. Eh di ba, ano, Miss Corina, dati nung time niya, pagka mati ni idol ka, hindi ka pwedeng mag-amin na may anak ka. So, ang pakilala niya sa akin was pamangkin. Wow, ganun pala yun! Yes, kaya nung pinakilala ko sa showbiz, nung nilaunch ako, ang unang pangalan ko was an Aiko Melendez, Aiko Paredes. Aiko Paredes sa mom mo? Yeah, no, yun yung parang... screen name. Middle name, na kasi we are related to the Paredes. Oh. Na hindi alam ng mga tao. So yun ang ginamit namin. Okay. Itong si Jimmy, may ganun palang kwento, pero lumabas na yan. Lumabas naman. Lumabas na yan through the years. Mm-hmm. Kaya lang hindi lang natatandaan ng tao. Mm-hmm. Na yun nga ang iyong nakaraan, ano, na it wasn't a good start. Pero he was what, half Japanese, kaya ganyan ang apelido mo? Yes. Kasi ang mommy ko is both, my dad and my mom are half Japanese. Ah, both of Oo, them? Meron silang blood ng Japanese. I'm not really sure kung ilang percent, pero I think my mom ang mas madami na Japanese, more than my dad. Ah, and then my mom and my dad met here in Manila. Kasi dad ko, dinala lang siya sa Japan nung sumali siya sa base, sa American base, so he became a soldier. Okay. Tapos parang childhood sweetheart sila, and then hanggang pumunta ng Japan, they decided to get married. And then nabuntis ang mom ko. Ako yung love child. Kaya ang name ko, Miss Corina, is Aiko. Because in Japanese, Aiko means love child. Ah, love child. Mm. Wow, you can write a book. Yes. Di ba? Yes. Ang ganda rin kwentong buhay mo. Bata ka pa lang, masalimuot na. Sobra. Oo, di ba? So, pero, paano nangyari na nag-reconcile kayo ng dad mo? Ilang taon ka nun? I was already mga 23. What? Yes. Oh. And then, yun nga yung question ko at the time, na parang nung last 6 months ng buhay ng dad ko, sobrang okay kami. Like, we went to Hong Kong. I spent the best of my six months. That for later, ha? That for later.
6 years old ka pa lang, nakikita ka na ng dad mo sa mga commercial. Yes. Right? So, ano, wala pang contact noon na nakikita ka na sa mga kumakomersyal? Wala. Kasi nung time na yun, hinahanap namin ng dad ko here in Manila. And then, syempre wala naman kaming kakilala dito. So, umabot kami na yung time na yun, uso pa noon yung show ni Inday Badiday, nanawagan kami, kasama ako ng mommy ko, nanawagan kami looking for my dad. What? Ganun hindi siya dramatic. Napapakita. Hindi namin alam kasi kung saan siya malolocate. So, umabot kami sa punto na nagkaroon kami ng connection through Tita Christy Fermin kay Inday Badiday. Hinanap namin yung dad ko, kaya namin siya nakita. Parang medyo comedy, ano? Oh. Parang comedy, dramedy, na, pero gumagawa siya ng pelikula. Yes. Pero hindi niyo siya mahanap. Hindi. Kasi nung time na yun daw, yung heydays ng dad ko. Pero nagtuloy-tuloy yung parang paglabas mo sa mga commercial ng pagkain ng baboy. Yes. Ang trivia, Miss Corina. Ang unang project ko that paved waves talaga para maging artista ako at maging commercial model was gamot ng baboy. Bakit napunta ka sa gamot ng baboy na commercial? Kasi yung agent na lumapit sa akin, Miss Corina, sabi, gusto mo maging commercial model? Eh, at that time talaga, nakikitaan na ako ng mom ko na gusto kong mag-artista. So, kumakanta ako. Sabi ng mom ko, hindi ka pwede maging singer. Magiging artista ka. So, bakit ka na humaling sa ambisyon ng pagiging artista? Kasi, Miss Corina, di ba, pag sinabi mo artista dati, maahon mo yung pamilya mo. Yung same, parang Cinderella story. Na kapag nanunood ka pa naging artista, kikita ka na maraming pera. So yun ang dream ko since ako lang tsaka mom ko naman noon, ako mag-ahon sa kanya sa kahirapan. Ah, so meron kang ganun? Mm-hmm. Bakit? Ikwento mo nga, bakit mo naman feeling mo poor kayo? Kasi Miss Corina, nung pagdating namin dito sa Manila, nakikitira kami kung saan-saan. Umabot sa punto na natutulog ako sa ilalim ng hagdan ng ninang ko, Ninang Butch. And nagkaroon pa ako ng scabies noon. Wala kaming pera pang gamot. Buti nga hindi ako na teklatan or anything. Pero umabot sa ganun na minsan katabi ko yung dog. Kasi nga, yung pinagtitiran din naman namin was kind enough to let us in. Kaya lang, yung bahay niya is maliit din talaga. Pero better than sakali kami matulog, doon na lang kami sa ilalim ng hagdan na tutulog ng mommy ko. Oo nga. Hmm. Pero alam mo, mas magandang katabi ang dog kung minsan, minsan. Kaysa sa tao. Oh, totoo, diba? Kasi best friend sila. Oo, talaga mababait sila, di ba? Totoo. Pero umabot pala sa ganun. So ayun, dahil sa kahirapan, naisipan mo na kailangan tulungan mo ang nanay mo. Yes. Okay. So, kaya nag-ambisyon ka mag-artista. Yes. Nagtatanong-tanong ka pa daw noon, di ba? Kung magkano ang kitaan sa showbiz. I remember, nilapitan ko si Tito Douglas kasi was my discoverer. Naglalaro ako one afternoon sa pantrangko. Kalya talaga, kasi nung bata ako, Miss Corina, boyish talaga ako. Hindi mo akalain na, ba't magiging ganyan? Kasi boyish talaga ako sa kalye, so ang dungis-dungis ko daw. Eh, naka-full bangs ako noon. Nilapitan ako ni Douglas, gusto mo mag-artista? Sabi ko, sasagutin ko yung tanong niyo po, kung mayaman kayo, mayaman ka ba? Sinabi ko kay Tita Douglas po yun. Ilang taon ka nun? Mga 6 ako. How cute! Okay. Ano sagot sa'yo ni Tito Douglas Quijano? Sabi niya, pwede ka maging mayaman kung gusto mong itry mag-artista. Tapos sabi niya, halika, sama ka sa amin. So, dinala ko si Tito Douglas sa mommy ko. Sabi ko, mama, ito si Tito Douglas daw, gusto akong kuning artista. Gagawin daw akong artista. So, sabi ko, mama, pumayag ka na. So, nag-usap kami ng mom ko. Oh, okay naman siya. Sabi ng mom ko sa akin, papayagan kita mag-artista, pero you have to make me understand na talagang gusto mo at walang pumilit sa'yo. At ang aking very talagang ultimatum ng mommy ko was for me to study at the same time work. Ah, kailangan talaga may studies. Mm-mm. Mahusay din yung values ng mommy mo. Oo, kasi nurse naman ang mommy ko noon. So working mom talaga siya. Oo. Kasi kung minsan, dala ng kahirapan, ang mga nanay, yan pa ang magtutulak sa anak sa hindi tama, di ba? Correct. Hindi naman nila gusto yon, kaya lang sa kahirapan ba? Pero yung mom mo na natiling matibay ang prinsipyo. Yes. At sa school, dahil kailangan niya mag-aral, ang galing mo pala sa swimming. Yes. Nung time na nagiging okay na kami ng dad ko, finally, nahanap ko ang Papa Jimmy ko. So, nakaktira siya sa condo, sa Avalon. May swimming pool doon. So, ang bonding time ko, ang sabi ng dad ko, gusto mo mag-swimming? Sabi ko, yes, Papa. Sige, Papa, train kita. That's how I learned how to swim. Pinatrain niya ako hanggang na-imbibe ko yung athlete's mind na
pagka nasa school ka, nag-try out ako, Miss Corina. Oh. Yung time ko, pang swimmer talaga na kahit hindi pa, wala talaga akong formal training, yung nagtitrain lang sa akin was, I remember, was yung tagalinis ng pool. Oh. So, hindi talaga siya trainer, pero I call him coach. I see. So, yun yung kwento nun. Okay. So, talagang mabilis ka. Yeah. Oo, mabilis talaga. Water baby ka. Yes, ayun. Yes. So, ayun na nga. At naging swimmer na nga si Aiko habang gumagawa-gawa ng... Commercials. Tapos movies. May konting movies. Yes. Ganyan. Ano yung mga movies mo noong mga panahon na yun? Don't Cry For Me, Papa. Kuya, ako, magtitinda ako ng sampagita sa kanto. Where Love Has Gone. Anong! Muna ang galihan mo! Tapos after nung dalawang movies na yun, Miss Corina, huminto na ako. Kasi there was a time na yung grades ko bumababa na. So sabi ng mom ko, ayan na nga ba yung sinasabi ko. Tapos sinasabi ko sa mom ko, mom, ano, kumikita naman tayo. Kailangan itigil ko na yung pag-aaral. Yan sabi ng mommy ko sa akin, yan na naman tayo, yan na nga ba sinasabi ko. So I had to stop. And then I did my comeback when I was 12. Ah, ayun. Okay. So, nung 12 ka na, paano ngayon yung swimming mo? Eh, di ba magaling ka mag-swimming? Yes. Oo. Alam ko na. Teka muna, narinig ko to. Meron kang kakumpetensya. Meron siyang kakumpetensya. Alam mo, yung mga kakumpetensya ko noong high school, hindi ko rin nakakalimutan ang mga pangalan ng mga yan. Ikaw, swimming. Yes. At ang kakumpetensya niya ay yung Olympian na si Akiko Thompson. Okay? Akiko, right? Yes. Yun naman talaga, swimmer talaga yun. Swimmer champion of the world talaga yes. siya. So, siya ang kaganon mo. Oo, hindi ko makakalimutan yung Miss Corina. Sa Xavier School, merong exhibition game. So, syempre, siya yung Akiko Thompson ng paano na siya noon. Kami yung mga swimmers na who will swim against her. So syempre sa school namin ako yung ginawang representative. So syempre una pa lang noon, Miss Corina, syempre hindi naman ako galing sa mayaman na pamilya. Nasa kami locker room. Hindi ko makakalimutan 'to. Si Akiko Thompson naglabas ng gym bag niya. Yung pang-swimming bag niya. Ako naglabas sa supot. Bakit? Ano meron doon? Andun yung gamit mo? Wala akong pambili ng bag. Oo. So sabi ko, ano kaya ilalabas? So nahiya ako. So nakatingin lang ako. Tapos nagsistretching na si Akiko Thompson. Alam mo talagang, ay iiwan ako nito. Eto na yung game proper na. Pagkita ko talaga, effort na effort ako. Feeling ko, Miss Corina, ang bilis ko nung araw na yun. Kasi yung time ko, nung wala pa si Akiko, was... beyond yung right. sa usual right. time ko. Uh-oh. Pagkita ko si Akiko Thompson, nasa dulo na ako, nasa gitna pala. Oh no! Doble so, ang bilis. Ang bilis na talaga. Sobra. Flash Gordon siya ng tubig. Super. Actually, alam ko ang feeling na ganyan. Umiyak ako. Oo, di ba? Parang, paano ko mamatatalo itong bruha na ito? Di ba? Relate oh, much. I can relate much. Ako naman penmanship. I was vying for... secretary of our class. So, pagandahan ng penmanship yon sa blackboard. Ako talagang pinakamagandang handwriting until Lorraine Urhel. Yan si Lorraine Urhel, hindi ko kailanman makakalimutan ng babaeng yan. Siyang nakatalo sa akin. So, siyang class secretary. Ayan. Okay. So, at that point na naisip mo, parang wala na yata akong pag-asa dito. Si Akiko Thompson na talaga. So, what did you decide? Sabi ko mag-aartista lang ako, hindi para sa akin ang swimming. Kasi pag may Star Olympics at that time, Corina, lagi ako nananalo. Pero wala namang premyo dun, di ba? Trophy lang at ganda. Yun lang, wala. Uwi ka ng thank you, press girl. Press release. Yes. So sabi ko, wala akong kikitain dito. So I decided na mag-focus na talaga sa show business. Gusto kita maging asawa. Gusto ko ikaw maging ama ng mga anak ko. Pero hindi ngayon. Now, hindi pa ako ready. Bata pa ako. At yun na nga, ipinanganak na ang Aiko Melendez na kilala ng lahat. Ayun. From commercial model, ng pagkain ng baboy nga pala. Alam, ulitin mo yun. Mukhang nandun na swerte mo, ha? Gumawa ka ulit ng commercial. Paging. Oo, di ba? Too frustrated swimmer, naging teen star. Ayun na ang kwento. Paano ba maging star? Yon ang tanong ng marami. O, di ba? Kung ikaw ang tatanungin, ano may formula ba yan? How to be a star? It comes with luck and prayers. Oh. And with the
support system na meron ka. Like ako, I was backed up with Regal Films at that time. Kasi Miss Corina, doon sa mga hindi nakakaalam, ang first movie ko was a big flop. Oh? Which was 13 and it became Too Young untitled. Saan niyo ako dadalhin? Alam ba ito ni Daddy? Ayoko kina Auntie alam Lena! Alam ng Daddy mo to, Tessa. Come on, Mambilla, let's move it! Hey, Blue! This is kidnapping, Blue. Anak to ng boss. Hindi lang munting lupa ang aabutin natin ito. We're gonna get fired! Shut up! Excuse me! It was all-star cast. Sobrang laki talaga ng artista. Tapos, nung first day ng movie na pinalabas, 13 lang kaming tao. Kung ano yung title ng movie, supposedly original, 13, 13 lang kami. Comedy na naman yan, ha? I swear. Totoo, bakit? Yes, totoo. Baka naman may lindol, may bagyo, hindi, tsunami. Pwede ka magbisikleta sa loob. Sa loob ng pelikula? Yes, kaya nung pinapanood ko, umiiyak ako, Miss Corina. Sasabi ko sa mom ko, Mama, pasensya na, I failed again. Sabi ko, hindi para sa akin ang pag-artista. Oh. And then kinausap ako ni Mother Lily, ikaw, bigyan kita isa ulit pelikula, kikita na to. Pangako ko sa'yo, kikita na to. So, it's a big factor talaga that si Mother Lily believed in me when no one did. Ah. Teka muna, bakit 13 lang kulang ng promotions? Hindi ko alam kung bakit. Siguro yung story masyadong heavy for a 13-year-old girl at that time. Kasi it was suspense thriller siya na movie. So, medyo heavy para sa tao. I see. Oh, mahilig nga si Mother sa horror. Yes. Mga ganyan-ganyan. I see. Okay. So, tumuloy-tuloy naman. After My Pretty Baby, na-launch din kami Underage Girls with Rufa and Carmina. Underage! Rufa and Carmina. Yes. Tapos, after noon, nabigyan ako ng show. Sa batch namin, Miss Corina, ako yung unang-una nagkaroon ng drama anthology which ran for 13 years sa IBC 13 at that time. Ah. Yung Regal Drama Art Presents Aiko. Ah, yes. Wow! Biglang binigay sa'yo yun? Yes. Kahit nung 12, parang pa-13 na ako noon, ang binibigay sa akin roles was mature roles. So nagtataka sila parang bakit kaya ganito tong batang to? Minsan teacher ako, minsan meron ako at that time GRO na ano, binenta ng mommy, ganun yung mga stories ko. Talagang catapulted you to stardom. Mm-hmm. Yun na yun. Yes. O ano rin yun eh, somebody has to believe in you. Ano? Yes. Oo, kailangan may ganyan talaga. So, naging blockbuster leading lady ka na din. Sino ba yung mga naging leading man mo? Si Aga Mulak. Ay, eh, kasi kaya, naman, ano? May minamahal. Nag-aaral ka pa? Obvious ba? Kasi nagtatrabaho ka dito, di ba? Part-time lang. Ba't mo tinatanong? May problema ka ba? Ba't mo ako tinititigan? Bakit? Bawal ba? Mahipan ka na hangin. And then, Richard Gomez. For MMK, the movie. Ako ang ina ni DJ. Iniluwal mo lang sa ako! Ako bumuhay sa kanya! Kami yung una, Miss Corina, na gumawa ng MMK, the movie. Kasi diba, ang MMK is a popular teleserye na kay si Ma'am Charo. Kami yung gumawa ni Richard nung ano, first movie. Wow! At si Richard Gomez nung mga panahon na yon. May palibhan sa lalaki na ba nun? Yes. At saka at that time, Miss Corina, si Richard was on top of his game. Kaya malaki ang pasasalamat ko kay Richard dahil pumayag siya na mag-leading man ko kahit hindi pa ganun kalaki ang pangalan ko at that time. Kaya sobrang salamat ako kay Kong Jeff Goma. Bakit? Meron ba mga pagkakataon na tumatanggi? Yes. At that time, meron yung mga iba kapag hindi ka at par sa pangalan nila, hindi sila papayag basta-basta na makapareha ka. So after nung MMK the movie, na unang award ko rin, Miss Corina, sobrang blessed talaga ako sa project na yun by Star Cinema, nagtuloy-tuloy na talaga. Oh, nagtuloy. Pag sinabing nagtuloy-tuloy na, eto na. Mm. Nabibili mo na yung gusto mo para sa mama mo. Yes. Kasi yun ang pangarap mo, di ba? Yes. Na matulungan ang pamilya mo. At nung malaki na yung kinikita mo, anong ginawa mo sa pera mo? First investment ko, Miss Corina, I remember, nag-start ako sa L100 kasi yung mga kasabayan ko noon, naka L300. Binigyan ako ni Mother Lily ng kotse, L100. Sabi nila, yun daw yung L3 na kapag naulanan, umuurong. So, ito yung medyo nag-shrink. Nag-shrink siya. So, medyo tumitirik-tirik. So, pinaayos namin. And then, sabi ko, one day, magkakaroon ako ng L300. So, nung medyo nagka-pera-pera na, ang first investment ko, Miss Corina, was L300. Ayun. Mm-hmm. Eh, ngayon, anong kotse mo? Ano na, X7 na, BMW. Okay, so natutuwa na nanay mo, mm-hmm. Right? Teka muna, at this point, yung dad mo nasaan?
love-hate na ang relationship namin noon. Kasi at that time, I remember, I called up si Ate V, governor pa nun si Ate V, tsaka senator nun si Ralph Recto. My dad got sick. Sobrang may sakit siya. And then, hindi ko alam na sa Batangas pala siya nagsistay at that time. Tumawag ako sa kanila kung pwede, i-ano siya, dalhin sa Manila via an ambulance. Kasi I didn't know he was really sick. So nung after niyang hospital, tuloy-tuloy na, yun na yung nalabas siya sa hospital, ano, Miss Corina. Yun na yung sinasabi ko, 6 months ng buhay namin, akala ko okay na. So he was rushed back to the hospital. He died not because he was sick. He died because he was watching my movie, Maalaala Mo Kaya. Nag-choke siya kasi naiiyak siya. Nakita niya dun sa TV habang pinapanood yung movie ko. Na-choke siya. Yun. What? Hindi ako makapaniwala. So medyo madrama yung buhay ko. Oo, madrama naman yung nangyari sa kanya. Pero parang mabuti na rin kaysa yung nagdusa. Yun yung sinasabi ko now, looking back, Miss Corina, parang siguro kasi sa ugali din ng papa ko, softy ang papa ko eh, soft-spoken, hindi marunong humindi. So, yun din yung ano eh, sabi nga nila, too much of everything is bad, di ba? He's too kind to a fault. So, siguro kinuha na rin siya ng Diyos para hindi pa mas lumalim yung pagdadaanan niya sa buhay. Siguro ano, kasi what a reason, di ba? Yes. Death by emotion, parang ganon. Death by MMK. Yeah. Hindi ba? Well, okay. So, nung nalaman mo, paano? Ikaw na nag-arrange ng lahat. Ako na, nag-arrange. And then, may naiwang kasing kapatid ko, ang papa ko, kay Deborah Soon, si Jam Melendez. So, yung responsibility ng dad ko sa kapatid ko, I took over. Ah, ayun. Kasi bata pa. Mm-mm. Okay. So, anong feeling mo parang may closure naman. Oh, yeah. Yung roller coaster na relasyon ninyong mag-ama, may closure naman siya. Yes, kasi Miss Corina, yun yung tinatanong kong kay Lord dati. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Kung kailan okay na kami ng tatay ko, kinuha mo siya agad sa akin. Siyempre, bitter ako at that time kasi I had the best 6 months of my life with my dad and yet, namatay. So looking back, now I understand why. Na kung nabuhay pa siya, hindi kami rin ganito. Siguro ano, parang di mo rin alam saan pupunta yung yung ano, yung relasyon. So, okay, life goes on. At least na ibigay sa yung yun na parang regalo, di ba, sa buhay mo. At eto na, yung pinaka-controversial na bahagi ng career mo. At pinag-uusapan na rin ang award-winning movie na MMK. Eto na. Eto pala yun. Yes. Yung kontrobersyal. Na, yung kontrobersyal na trophy. Ano ba naman? Hindi mo naman inalagaan na wala na yung ano. Alam mo kasi, Miss Corina, ba't ano nangyari dyan? Oh. Hindi na ito yung original trophy. Oh. It is just a replica. So, bakit yung tinapon sa labas ng building? Or sinunog what? Kasi. Sinunog? Alam mo, nagbibiro lang ako. Bas grabe pa pala sinunog yung katotohanan. Sinunog kasi at that time. So that film fest was really controversial at that time. What? Yes. Okay, ikwento natin ngayon. Ha? So what year was that? 1995. So eto, 1995 Metro Manila Film Fest. Mm-hmm. So eto na, magbabasa na si Rufa. I think it was Gretchen. Gretchen? Uh-huh. Gretchen. Uh-huh. Okay, Gretchen. Babasahin na yung best actress na pangalan mong nakasulat, pero iba ang binasa. Yes, merong ayon, nasa iba. Ayun, nakesyo-kesyo dinitahan, ganun, ganyan. Super controversial. Na CNN siya. Na CNN pa siya. Anong nangyari nung gabing yon? So, ibang pangalan ang binasa? Ibang pangalan. Okay, and then? So, normally kasi at that time, Miss Corina, kapag may mga awards night, andyan yung mga amuyong, oh, ikaw na yung panalo, ikaw na yung ano, tapos sasabi, oh, unanimously, ikaw daw ang panalo. Ako naman parang, huh? So, wala. Tapos nung in-announce nga ang different names, nakaganyan lang ako, okay, hindi ako yun. Okay. May exit frame na ako kasi, ano na ako, Nip, talo. Tanggap mo na. Tanggap na, and then, tumatakbo si Simon Ongpin that night, same night, and then si Mayor Alfredo Lim.
there was a mistake, there was a mistake. Sabi ko, ano pong mistake? Ikaw ay nanalo. So hindi ko maintindihan, Miss Corina, ano yung nanalo? Ano, hindi naman, hindi pa naman uso ngayon yung dayaan at that time. Sabi ko, ayoko na pong bumalik kasi hindi naman ako yung nanalo. So hindi pa na-explain, hindi pa nagsisink in. Hanggang sabi na ni Mother, pumunta tayo Manila Pen, mag-dinner na lang tayo. So hindi ako bumalik. Ay, hindi ka bumalik. Mm-hmm. At ayun na, nagkagulo na sa media yes. The next day. Yes, yes. Okay, so kailan mo tinanggap na ikaw na talaga ang best actress pala? After mga 4 days, pinapabalik nila ako sa Manila City Hall kasi ia-award na sa amin ni Edu yung award talaga. Dahil nga, unanimously daw, kami yung nanalo sa botohan. Ayun pala. Ayan na, binigay na sa inyo yung mga ano. O, ayan, so binigay na sa inyo. O, paano ngayon nasunog? Yung totoong trophy nito, nandun sa kabila yung trophy na original. So, hindi nila matanggap talaga na may scam. So, sinunog nila doon sa gitna ng City Hall. So, ang pinagawa na lang nila ako ng replica, ito yung binigay sa akin. Ayun! Parang ang ano, feeling ko nung hinahawa ko sa Miss Corina, para ko nanalo ng basketball game. Kasi may pangalan ko na. Eh, di ba pag award, wala namang pangalan. Sa akin talaga, meron na Best Actress, Miss Aiko Melendez. So, oh, parang, wow. Okay. Darling, where did it go? Hindi ko rin alam, sa tagal na nawala. Ay, talaga. Controversial kasi yan eh. Oh, pero ano ha, Best Actress, di ba? Uh-huh. So, paano ngayon nagkabati-bati naman kayo? Hindi naman kayo nagkagalit ni Rufa, who's your friend? No. Kasi, yun nga yung mixed emotions ako, Miss Corina. Nanalo nga ako ng award, and yet, pilit kaming pinag-head on ni Rufa. And sabi ko, they were convincing me to file a case. Sabi ko, I can never do that because she's my friend. And in my heart, hindi rin ako magiging masaya na nakalaban ko yung kaibigan ko. And up to this day, Miss Corina, I can proudly say, Rufa and I are very good friends. Ah, wow. You stay in touch. Yeah. Ah, how nice naman. We have forged one of the best friendships in show business, which is very rare, di ba? Oh, oh, oh. Sa amin, we've been friends for almost 30 years. Wow. Mm. Well, that's a decision. Yes. Di ba? It's a decision. Kasi kailangan mo alagaan din ang, right. ang relasyon na yan, eh, mm-hmm. di ba? Wow, so super sikat. Nagsunod-sunod na pagkatapos nun. Yes, Miss Corina. Di ba? Sunod-sunod na. Uh-huh. Anong pinaka magandang regalo ang nabigay mo sa mama mo? Bahay. Bahay. Mm-hmm. Bahay. Kasi yun ang dream niya talaga, magkaroon kami ng sariling bahay na may magandang hagdanan. Kasi nga, di ba, symbolic sa amin yung hagdanan. Kung meron nga buhay na title dapat ng pelikula, hagdanan. Kasi hagdanan na yon, pinilit kong akitin para magkaroon kami ng sariling hagdan sa sarili namin bahay. Wow! Mm-hmm. At dati, natutulog kayo sa ilalim ng hagdanan kasama ng dog. Yes. Di ba? Mm-hmm. Oo nga, no, yun ang MMK mo, mm-hmm. hagdanan. Yes. Di ba? Pero kasabay ng kanyang kasikatan, nagkaroon pa siya ng bagong role. Mm-hmm. Ito na, yung role for a lifetime, ang pagiging isang ina. Yes. At sa lahat ng mga role na kanyang ginampanan, ito ang pinakamahal niya. At ito rin ang pinakamahal. Ang pagiging isang mama. Ayun. Dalawa na sila, right? Yes, yes, yes. Dalawa na. So, siyempre, bago tayo magpunta doon sa role, pagiging nanay, doon muna tayo sa love life. I love it. Ayan. So, ang pupogi ng mga nagiging boyfriend as asawa. Hindi lang boyfriend na asawa. Para kasi Elizabeth Taylor, pero number 2 pala. Oo. Okay. And hopefully wala na. And hopefully wala na. So, number 1 is Jo Marie Iliana. Mm-hmm. Okay. Nasa politika ba ngayon si Jo Marie? Yes. I think he's an incumbent councillor in Paranaque. In Paranaque. Mm-hmm. Ayan. Okay. So, Jo Marie, and then you had a child. Mm-hmm. Andre. Was that planned or what? Actually, nauna si Andre bago ano? Nauna si Andre, and then I found out I was pregnant. Hindi kami ni Jo Marie. I remember I was promoting my movie with Aga, and I thought I was gonna go back with Aga because nga si Jo Marie broke up with me for no reason. And only to find out that when things are getting better for me and Aga, parang feeling ko, parang weird yung feeling ko, parang nahihilo ako. Siyempre, wala pa akong alam at that time because technically, Jo Marie was my first in everything. Uh-oh. So I didn't know. And then si Candy, Carmina, and Jelly, sabi niya mag-test ka because we think that we are pregnant. So nag-test ako, pagkita ko dalawang linya, sabi ko, hala. Ilan taon ka noon? 23.
okay na rin. Oo. 23. Kaya lang, yun ang pangit lang. Hindi kami nung, ano, nung nalaman ko. And then, kinausap ko si Tito Dogs. Sabi ko, Tito Dogs, itutuloy ko yung baby ko no matter what. Kahit hindi kami ni Jom. And please don't tell him na I'm pregnant. Kasi ayoko magbalikan lang kami just for the sake na we're having a baby. So, mga 1 year yon nililigawan ako ni ano, Jom. Andun siya, hindi kami. Parang andun lang siya, parang just to ano, assist me. Kasi nga, nanay ako na magiging anak niya. Hanggang nung nanganak na ako, dun niya ako inaya magpakasal. Oh, so kumbinsido ka na nun. Oo. Ay, mahal niya ako. Kala ko. Hindi ba, no? Uh-huh. Yes. So yes ka naman. Nag-yes magpakasal. Okay. O ano nangyari? Kung mabilang bahay siya. So makabilang bahay. Okay. Oh. Literally? Oo. Oh. Literally, kapitbahay mo? And figuratively. Bayan? Oo. Ang dalas niyan. Ganyan din ang nangyari si ano, sa isa kong kinausap. Okay, so, sumakabilang bahay siya. Oo. Oh, so, para sa'yo, that's, you know, for some married couples, yeah, that's just one of the sins, eh, right? Mm-hmm. And then, papatawarin nila. Bakit sa'yo ba yun ang number one na kasi, non-negotiable for you? Ano eh, trust issues yun eh. And then, the mere fact na nakakita ka ng ibang, ano, characteristics ng isang babae na you think that would make you happy, that means may kulang sa akin. So, tanggap ko naman yun na baka at that time, hindi naman niya nakikita lahat ng gusto niya sa isang babae. Kaya, sabi ko, para hindi na tayo mahirapan at hindi ka na rin mahirapan magtago, ako na magpa-file ng annulment. So, yun yung rason. So, umokay naman siya? Nung una, ayaw niyang aminin, pero eventually, the truth came out naman. And I was vindicated nung time na yun. Oo, may mga lalaki talaga yun ang kanilang prinsipyo, never ka aamin, yes, right? Kahit nandun na silang dalawa. Oo. Okay, so, kailan ka umibig ulit? Teka muna, hindi ka natakot maging single mom at that time? No, kasi ang mommy ko andyan lagi sa akin eh. She's my, ano, ang support system ko, lagi intact yan. And at that time, my dad, my stepdad, andun pa rin sa akin. So, yung family ko, andun naman para sa akin. So, I have nothing to fear. At least, may support system, yes, pa rin. Yun ang importante, mm-mm, right? Mm-mm. At nagtuloy-tuloy ka pa rin ng pag-aartista mo. Bumalik ako. And I'm so blessed, Miss Corina. Kasi after nung comeback ko, syempre, at that time, I was at my heaviest. Mm-hmm. And then sabi talaga ni Tito Douglasan, kailangan magpapayat ka, magpaganda ka ulit. And then I was given good projects pa rin. Kasi nga, siguro yun yung naiwan ko rin na kahit papano na before I ano, exited showbiz temporarily. And may naiwan naman akong name na inalagaan din sa industry. Correct. Mm-hmm. So nabibiga ka pa rin ng mga, yes, role, ganun. Yes. Mm-hmm. Okay, so kailan ka umibig ulit? After 8 years. Matagal-tagal din. Yes, wow. Matagal-tagal din. Kasi nga feeling ko na trauma ako, Miss Corina. Kasi nung time na yon, wala pa naman social media. So ang media sa'yo, sinusundan ka till sa bahay mo. So at that time, nung annulment ko, lagi silang sunod-sunod and then sinustalk nila kung sino yung papalitan ko after Jom. So na-pressure ako na parang, ay, pag-iintayin ko kayo, tignan ko, mag-intay kayo. Pare. So natagalan. Ayun. So 8 years. Mm-hmm. Wow, yung baby mo, ano na? Si Andre, what, 7 20, na? No, at that time, yeah, he was at that age. Oo, yeah. Around 7, mm-hmm, no? At eto na, may isa pang pogi, rumarampa. Paano mo nakilala si Martin Jicane? Through a common friend. So he was introduced to me and then yun, hanggang whirlwind romance siya talaga. Kaya it ended up not in a ano, whirlwind romantic meaning, way. Gaano ka bilis? It was just in one, I met him ng 1 week and then we got married after 1 month. Ha? 1 week lang? Kinasal ka na? 1 month. Talaga? Yes, 1 month. Wow. Mm. Okay. Mm. Bakit? Kasi parang feeling ko at that time, parang wow, at least meron pa rin palang nagkakagusto sa akin. Kasi at that time, ang stereotype ng ano eh, pagka single mom ka, wala na magkakagusto sa iyo na matino. And si Martin in fairness was really matino and then he's a chef. So inalagaan din pati si Andre. Mm. Wow, nice. Yeah. Mm-hmm. And then so nagkaroon din ng isa pang baby. Yes, si Martina. Ang pupugi ng mga ano mo, ng mga baby daddies. ang gaganda at gwapo rin yung mga anak, 'di ba? So, they had a daughter called Martina. Mm-hmm. And ilan taon na si Martina ngayon? She's 16 years old. 16 na! Mm-hmm.
O ano na mangyari kay Martin? Di ko alam kung nasan siya ngayon, but last I heard is he's not here in Manila. Nagsi-chef na ata. But so you lost complete touch? Yeah. Kasi ganun ako, ano, Miss Corina, like they have their own family. And I'm not there to complicate things more. And I don't want the time to compete with their partner. So ako mismo yung lumalayo. Totoo nga. Mm-hmm. What about child support? I don't ask. Totoo. Kasi I always believe na child support is kusa. Hindi mo hinihingi. And ayokong sapilitan because ang pagsusuporta ng bilang ama, dapat kusa mong binibigyan, hindi hinihingi. Ayun. Eh, prinsipyo mo yan. Mm-hmm. Hindi yan ang sinasabi ng batas. Yun nga. Yun ang pagkakamali ko. Diba? Ayon sa batas, kailangan sinusuportahan ng tatay ang anak. Oo, siguro, kasal pa kayo. Kaya ganun din naman ako siguro binibless ng Panginoon, Miss Corina, kasi I never asked. Mm-hmm. Siguro, tsaka never combined mouth ang mga tatay na anak ko sa mga anak ko. Never. But are they in touch with their fathers? Oh, yes. They are. Ikaw lang ang hindi. Ako lang. And of course, that's in respect to my partner also, Jay, Congressman Jay Kong Hoon. Parang I see. Wala nang ano. Wala nang mga ganyang in touch pa. Mm-hmm. Ganyan. I see. Okay, so everybody happy, I guess. Yes. Hindi ba? Dahil andyan na naman yung mga anak mo sa'yo. Mm-hmm. And they're doing well, mm-hmm. right? Okay, so after the two loves, mm-hmm. after the two loves, ano naman ang iyong takeaway? Gusto mo pa bang ikasal? Oh yeah, syempre. Meron ka pang ganyan. Meron pa rin akong dream na gano'n, Miss Corina. And ako ka naman simula bata, gusto ko naman talaga buo na pamilya. Kaya alam, may mga bagay talaga sa buhay natin o desisyon na hindi talaga naayon sa gusto nating mangyari. And I think now, panatag ako sa buhay ko, Miss Corina, kasi I found a partner in Kong Jay na who supports me, who doesn't compete with me. And when there's so much noise, I find peace in him. Mm. And it's very rare in showbiz na makakahanap ka nun. I'm sure ikaw din, Miss Corina, di ba? With Sir Mar. You found peace, kaya kayo nag-settle down. Ganun ako sa kanya. Kasi dumating ako sa punto ng buhay ko na daming judgments na just because I was annulled twice, ibig sabihin hindi ako maayos na nanay. Kasi pagdating sa pagiging mabuting ina, siguro yung mga anak ko ang magiging basihan kung naging mabuti ba ako, hindi. So what are you proudest about Andre and Martina? Si Andre, nakagraduate na ng college and now he's into show business also. Si Martina's one year to go and then magpa-pre-law na siya. And then we're flying to London anytime soon kasi mag-aaral siya sa Oxford University. Wow, nakapasok! Wow! So magaling ang mga grades. Yes. Oo. Maganda. So meron kang abogada. Huwag ko naman sana. Magdedepensa sa'yo dahil. Pero yung anak mong, hindi ka ba natatakot para kay Andre about show business? It's a very heartbreaking industry. Hindi ako takot, pero hindi ako nagkukulang sa pangaral sa kanya. Sinasabi ko sa kanya kung ano yung mga naranasan ko in show business, but it can't be all bad eh. I'm letting him see all the beauty in show business also because I want him to see na, kasi pag show business na sinasabi nila, magulo, ganyan. And ako, I beg to disagree, Miss Corina, na sa pagpapalaki mo yun sa anak mo, kung gusto mo silang mapunta sa hindi magandang landas. And modesty aside, yung anak kong si Andre, I guide him all the way. Importante yun, mm-hmm. yung part na may yun. Value siya. Oo, may value siya. Mm-hmm. Pinaka-importante siguro yung marunong silang humawak ng pera. Oh, yes. Hindi ba? Kasi yes. Kahit anong sabihin mo, that's mm-hmm. what supports your life. Yes, yes. Di ba? Mm-hmm. So, well, good luck to him. Yes, thank you. At kay Martina, wow, magiging abogada. Oo. So, pinagsasabay mo lahat yun, yung mm-hmm. pagiging, well, you're like practically a single mom. Yes. Ito naman si Kong Jay. Mm-hmm. O ano naman ang pupuntahan nun? I cannot speak for him. Oo nga. But of course, I can only pray na we'll end up together because we've been together for almost 6 years. Wow, 6 years! Mm-hmm. Okay. So mamaya pag-uusapan natin mm-hmm. yung buhay politika naman ni Aiko. Ba't ba siya napunta doon dahil ba kay Kong Jay yan? Ha? Hindi. Ah, hindi. Okay. Mamaya natin malalaman yon. Eto muna, nagdinegosyo ka din. Mm-hmm. Sometimes. So, paano mo, anong negosyo naman ang pinapasok mo? Nag-start yun, Miss Corina, nung pandemic.
So, di ba nauso dati yung mga food business, mm-hmm, and yung mga gadgets? So, sabi ko, parang I have to do something else. Kasi ang acting at that time, and then I wasn't in YouTube pa at that time. Sabi ko, anong pwede kayang pagkaabalahan ng utak ko? Kasi hindi ako sanay, Miss Corina, na nasa bahay lang, napipirme. So, sabi ko, magpuputap ako ng gadget. So, nagputap ako ng business ng gadgets. Andun yung pang-disinfect ng COVID, mga machines, sa cellphone, lahat pinasok ko yun. Ah, ayun. So, okay naman? Kahit pa paano. Online selling? Yes, online selling. Pero hindi ako nagla-live selling. Hindi ka pa nagla-live selling? Hindi, puro online lang. Nakakapagod yun. Napapagod ako kay Mariel. Oo nga, sobra. Ang galing niya. Hindi ba ang galing niya? Okay, so, negosyo pa rin, ganyan. Mm-hmm. At eto na nga, pumasok na siya sa politika. Mm-hmm. Nagulat ba ang tao noon? But you were posting, right? Mm-hmm. You were posting everything on social media na may bala ka na nga, mm-hmm, diba? And this is your what? Which, how many terms already? Kasi, Miss Corina, I consider myself as a comebacking counselor because I became a counselor for 9 years, 3 straight terms. Under Speaker Belmonte at that time. And then, I ran against Mayor Joy Belmonte. Hindi kami magkakampi dati ni Mayor Joy. Oo. So, ang ganda nung pagbabalik namin ni Mayor Joy. Kasi, nung tatakbo na ako for counselor in District 5, I spoke to Mayor Joy. Sabi ko, Mayor, kung hindi man naging okay yung start natin, we can work together naman dahil isa lang naman ang vision natin to have a better city. And then, you know, si Mayor Joy was so kind enough na inakap niya ako agad. And then till this time, Miss Corina, I'm proud to say na isa sa driving force ko to become a better counselor, better nung sa first term ko, is si Mayor Joy. Why? Kasi iba yung inspiration na nakukuha mo sa isang tao when you see your leader na workaholic. Iba yung yung work ethics niya. Yun ang sinusundan ko. Ayun. Ah, so yung pala, parang nag-rigo doon ka din. Yes. Ibang planeta rin kasi na naman yan eh. Oo. O meron ka rin dyan pala? Meron ka rin kwento dyan? Oo, marami. Oo, pero 3 terms, wow. So ang tanong, paano yung simula nun? Paano siya napadpad sa politika? At ano ang pinagkakaabalahan niya ngayon bilang artista politika? And influencer, excuse me, di ba? Hello po. Ito na ang iyong bagong tahanan. Mini office. Ito na yung second home mo, di ba? Yes. Wow, okay. So, sanay ka na na ganito kalit yung space mo, ang dami nyo rito, right? Sanay na, Miss Corina. Sanay ka na, kasi talaga. Kasi for 9 years, ito naging office ko rin before. Oh. Nasa ang difference na nasa baba ako ngayon, tumaas. I see, okay. So, pero hindi ka naman nalalagi dito. How much percentage of your day is in this office? Mondays to Fridays, minsan nandito talaga ako straight kasi we have committee meetings in between. Our session day falls on a Monday and then when it's a holiday, it usually is on Tuesdays. And then rest of the week, we meet a lot of people kasi my projects now is an ongoing guarantee letter, medical assistance to my ka-distrito. So I awarded myself. Ah, okay. So talagang nasa building ka lang talaga the whole day. Akala ko naman, pagka ganyan, nandyan din kayo sa mga tao. Meron kaming People's Day, wherein we go around yung mga 14 barangays namin. Mm-hmm. Like the other day, nasa Sunog ako, which is a very unfortunate event. So, nandun ako para magdala ng tulong. So, parang it's an on-duty talaga, on-call ka. On-call? Mm-hmm. Wow. Okay. Ano ang pinakamahirap? Ako, of course, meron ako mga sarili kong sagot dito kasi politiko din yung aking asawa from before. Pero para sa'yo, ano ang pinakamahirap na part ng pagiging serbisyo publiko?
Kasi ako, ano, Miss Corina, when you say counselor, ang true meaning at true responsibility ng counselor is gumawa ng ordinansa, batas, para sa Quezon City. Kasi when I report here on sessions, I don't only represent my district, but we represent the whole Quezon City. Mm-mm. So lahat ng problema at batas na gusto namin ipasa, kailangan buong syudad, alam mo yan and aware ka sa ano nangyayari. Ang pinakamahirap, Miss Corina, is when people expect so much from you. They feel like you're a senator already. They ask, kunyari, you give them this much and they expect so much. So parang hindi demanding. Nila, yeah, hindi nila alam na limited din naman ang pondo namin. Mm-hmm. Na kung may maitulong kami, bukal yon na galing sa puso namin at bulsa namin. Ayun. Mm-hmm. So, kumbaga parang pupuntahan mo rin lahat ng mga patay, buhol, libing, mm-hmm. at saka binyag, kasal. Mm-hmm. Yeah. Ah, ganun din. Meron din ganun. Pero ano naman yung nagustuhan mo sa trabahong ito? Alam mo, Miss Corina, siguro makaka-relate ka dito and si Sir Mar. Kasi si Sir Mar has been in ano, public service for so long. When people you don't know approach you and then they say, salamat, Konsehal, sa tulong ha, kasi napabago to ng buhay ko. Na yung when you only help them the best way you could and then nagpapasalamat sa'yo, umiiyak, tapos wala silang panggamot, natulungan mo. Ano yun eh, it's more than a trophy for me sa best actress. Totoo yung pakiramdam na yun. Ang sarap. Okay, so sa dami na ng natulungan mo, kilala mo ba lahat ng mga natulungan mo na? Oo, Miss Corina. Yun ang naano ko sa show business. Kasi mm-hmm. di ba sa show business, ang script ang minememorize mo. Mm-hmm. Sa public service, yung muka, tsaka yung ano nila, yung kung saan sila, namumukaan ko yun. Saan sila galing, mm-hmm. saan sila nakatira. Alam ko, Miss Corina, kung meron akong suki dito, yun ang luloko na lang. Kasi may mga taong gano'n na sinasabi nila, namatay yung kapitbahay nila, namatay yung ganyan. Parang sabi ko sa kanila, nanay, ano, pagdadasal ko yung pamilya niyo po. Kasi bakit parang every week, iba-iba yung namamatay po sa inyo. Only to find out na ginagawa nilang business ang politics. Ayun. Pero ako kasi, Miss Corina, yun nga yung sinasabi ko eh. Like kanina, may mga lumalapit sa opisina ko na hindi talaga taga Quezon City. But how can you say no to them? Because they're asking help from you also. Mm-hmm. Which I can't help but help them also. Okay. Ito po, para sa PET scan po, 20,000 po. Salamat po. Teka muna, bago natin pag-usapan, ano bang pinakamatitinding problema ng Quezon City? Paano ka napasok dyan? Nung unang ano ko, yung time na nagtumatakbo si Speaker Belmonte as mayor, na-scout nila ako na ano na ako yung taga-intro kay Speaker Belmonte sa mga rallies niya. So nakita niya, sabi niya, "Ah, okay itong magsalita." Tapos after a year, he contacted Jo Marie at that time. Sabi niya, "Pwede ko bang kunin sa lineup ko si Aiko to run for council?" Eh, I always wanted to be a lawyer. I always loved discussing things, debating, and ano. Meron akong Messiah syndrome, Miss Corina. Yung parang feeling ko pag kami naape, ako nandun. Yung ganon. So sabi ko, wow. Baka mahirap na complex yan. Oo. May calling ako. So sabi ko, itatry ko. Pero sabi ko, ang sign ko at that time, Miss Corina, was pag kinagat ni Speaker Belmonte yung mga ano gusto kong mangyari, like he would provide me with ano a crash course in UP for local governance, go ako na hindi lang nila ako kinukuha because of my name at that time. He said yes. Mm. So nag-aral ako in between, na I took up a crash course in UP for local governance, tapos nag-sit-in ako dito sa Quezon City para naman, at that time kasi yun yung kasagsagan ng chismis na kapag yung wala ka nang magawa, ang artista papasok sa politika and ayokong batuhan ako na you're just a pretty face. So nag-aral talaga ako, Miss Corina. Mm. So yun na yun. Yun na. Nag-start pala na. Sa pag-host-host, and then naimbitahan, nag-aral, yes. Ayun, tumuloy-tuloy na. 9 years natapos. 9 years? Mm. Oo. So, bakit nga ba sabi nila, pag pumasok ka, parang di ka na makalabas? Para siyang magnet eh. Oo. Na the more na iiwasan mo siya, the more na hahatakin ka. Kasi nga, marami ng buhay na nakadepende sa'yo. Hindi mo naman sila may iwan basta-basta. Mm-mm. Ah, ganun pala yun. Okay, so alam ko itong bansang ito, hindi naubusan ng problema. Sa Quezon City, ano yung tingin mong top 3? Na kailangan problema. Na problema. Na kailangan talaga 'yun ang unahin muna.
Trabaho. Pero in fairness to Quezon City Government, Ms. Corina, na sasagot na namin. Pero syempre, imposible naman na agad-agad mabigyan ng trabaho ang lahat ng tao. Majority ng mga taga Quezon City ay may trabaho. Kaya lang, hindi lang sila makahanap ng pagkakakitaan. Nauubos sila kung ano man yung kinikita nila. Kasi nga, yung needs at wants ng tao ngayon, iba na rin. Dahil times has changed. Mm-hmm. So, yun ang problema. Another thing is yung na ako kasi member ako ng Committee on Education, Ms. Corina. Ang pinaka-basic pa rin na problema ng isang ina, lalo na pag solo parent, is paano nila mapagpapatapos ng pag-aaral. At yun ang sinusolusyonan namin at nasolusyonan na kahit papaano sa Quezon City. Ayun. O at least meron kang, pero tuloy-tuloy siguro yan, ano? Oh yes, yes. Tuloy-tuloy. Anong baby mo ngayon dyan sa mga panukalang batas? Ang committee ko kasi, Committee on Subdivision, kami nagbibigay ng daan para magkaroon ng pabahay yung mga maralita nating taga Quezon City through the projects of the Office of the Mayor, Mayor Joy Belmonte. And I am excited to report sa mga taga Quezon City na this year, hanggang matapos ang termino po ni Mayor Joy, masasagot na yung problema sa pabahay. Totoo nga? Yes. Kasi, ako din may no more homeless, not one person? Majority, Ms. Corina, ma-address. Wow! Dahil meron maraming proyekto si Mayor Joy Belmonte sa pabahay ng Quezon City na talaga ngayon tinatayo na at malilipatan na anytime soon. Oh, wow! Sana all! Yes. Maambunan kaya kami noon. Lipat na kayo sa QC. At uy! Kulang na lang, ano eh, ano ba? Kailan mo siya nakilala? Politiko ka na or bago? After na. After? Okay. I met him online because he was stalking me sa IG direct. Nag-message siya sa akin. Stalker talaga. Oo. Tapos sabi niya, I am the mayor of Zambales, Subic. So sabi ko, eh, nung ngayon ko mayor ka, di ba? Supladita ako. Tapos sabi niya, can we have coffee? So hindi ko siya nireplyan ng 6 months. And then, nagkataon, Miss Corina, may kailangan ako sa Subic. Hala, lagot. Eh, suplada ka. Paano yan? Oo. Kinain ko talaga yung pride ko. Sabi ko, Mayor, pwede po ba kayo makipag-meeting? May kailangan po ako sa inyo. Sabi niya, oh, sige, kailan mo gusto? Mayor, kayo po kailangan. Sabi niya, bukas agad, lumuha siya ng Manila. Okay. Hmm. Oh, ano may kinailangan mong yun? Hindi naman attention lang. Hindi, hindi. Oh, ano yun? May nilalapit ako sa kanya. Oh. So, legal naman, legal. Okay. Oh, so yun na. Doon na nag-start. Okay. So, love at first sight or may legal? Ligaw. May ligaw. Tapos he's very funny. Hindi, wala man sa itsura niya, but he's very funny. And he's very smart. Mahilig ako sa siguro nagbago na yung paningin ko sa relasyon. He's someone na I can talk to kahit hanggang madaling araw na hindi kami naubusan ng kwento. Ah, talaga. So parang good buddies din, friends. Oo, talaga. Parang barkada kami na kuya-kuya, ganyan. Oo nga, no? Wow, parang kumpleto. Parang kumpleto ang facets ng buhay mo. Andiyan yung dalawa mo anak. Yes. O, nag-aartista ka pa rin ba? Yes. O, yes. Nag-aartista ka pa rin. Saan ka lumalabas ngayon? Kakatapos ko lang ng isang teleserye, yung Mano Po 3. Tapos aalis lang ako sandali, Miss Corina, and may gagawin ako movie. Ayan. So, ang buhay ng artista hindi rin natatapos, 'di ba? And then you have your public service. Mm-hmm. Ayan, tapos meron siyang love boyfriend. Life. Congrats, girl. Galing, ang galing, ang galing, ang galing. Oo. May butante kang bago. Thank you. Kasi kubawa ko eh.